Paano ba maging propeta o tagapagpahayag ng mabuting balita sa mundo natin ngayon? Isang puspos ng pananampalatayang araw, kapanalig. Nasa ika-apat na linggo na tayo sa karaniwang panahon ng ating liturhiya. Pasalamatan natin ng Diyos sa mga biyaya at pagpapalang tinanggap natin sa papatapos ng National Bible Month. Halinawang masumalab sa ating puso ang pagmamahal sa salita ng Diyos. At hiringin din natin ang tulong panalangin ni San Juan Bosco na ipinagdiriwang natin ang kapestahan ngayon, na lumago tayo sa pag-unawa at pagsabuhay ng salita ng Diyos. Magsilbi nawa itong gabay natin sa buong taon 2021. Ito po muli ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa paggabay ng banal na Espiritu upang maunawaan ang mensahe ng mabuting balita ngayon. At pumunta sila sa Kapernaum, at nagturo siya sa sinagoga sa araw ng pahinga. Nagulat ang mga tao sa kanyang pangaral, sapagkat nangaral siya ng may kapangyarihan, hindi gaya ng mga guro ng batas. May isang tao sa sinagoga na inaalihan ng isang maruming espiritu. Sumigaw ito, "Ano ang kailangan mo sa akin, Jesus na taga Nazareth? Para ipahama kami, kaya ka dumating. Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos." Tumahimik at lumayas sa kanya. Matinding niyugyug ng espiritu ang taong yun, at pagkasigaw ng malakas ay saka lumabas. Talagang takang-taka ang lahat, at nag-usap-usap sila. Ano ito? Isang bagong pagtuturo ng may kapangyarihan. Oh, nauutusan niya kahit maruming espiritu, at sinusunod nila siya. Oo nga. At lumaganap ang katanyagan niya saan man sa buong lupain ng Galilea. Magandang araw, mga kapanalig. Kapansin-pansin ang nangingibabaw na tema ng Ebanghelyo. Paano maging propeta o tagapagpahayag ng mabuting balita? Sa pagbasang narinig natin, ating natunghayan ang propetang may kapangyarihan, si Jesus ang Mesiyas. Siya ang propeta na nagpahayag ng paghahari ng langit, hindi lamang sa salita, kundi sa kanyang magawa. Pero hindi siya pangkaraniwang propeta, dahil ang kanyang pagtuturo ay may kapangyarihan. Hindi lamang siya nagtuturo sa salita, bagkus buhay ang kanyang mga pahayag sa kanyang mga gawa. Nagpapagaling siya ng mga may sakit, nagpapalayas ng demonyo, nagbabalik ng buhay sa namatay. Tunay na kamangha-mangha ang kapangyarihan ni Jesus. Kapangyarihan na nagpapahayag at nagpapatunay na sa kanyang katauhan nagahari ang Diyos. At sa kanyang mukha, nakabakas na lumapit na nga ang langit. Mga kapanalig, sa pagtatapos ngayon ng National Bible Month, naway ipagpatuloy natin ang pagbabasa, pagninilay at pagdarasal gamit ang salita ng Diyos. Gawin natin itong bahagi ng pang-araw-araw nating buhay upang tumino sa ating mga puso at buong pagkatao ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang siyang panghuhugutan natin ng lakas at pag-asa sa panahong ito ng pandemya at walang kasiguraduhang buhay. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. At sa inyo pong lahat na masugid na sumusubaybay ng programang ito, maraming maraming salamat po. Asahan po ninyo na aming patuloy na ipagdarasal ang mga kahilingang ipinapaabot ninyo sa amin. Harinawang pagpalain ng Diyos ang bagong taon sa ating buhay. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang
salita ng Diyos ating panghawakan, ng buong taon natin magabayan at mabasbasan. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all, to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenz Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Celebrating the Pauline family, Year of the Word of God, from November 26, 2020 to November 26, 2021, with a theme, That the Lord's Message May Spread Quickly.